Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Yung pag-uusapan natin today is portable monitor. Ay, nakita tayong portable monitor para sa Gojidoc. So, para saan naman ito? Saan naman gagamitin ito? Una-una, masarap maglaro kasi sa big screen kapag ka nag-Nintendo Switch ka. Okay? Una yon. Pangalawa, itong smartphone ko kasi, itong Samsung at saka Red Magic is mayroong external display support. Ibig sabihin, pwede ko silang gamitin CPU. Parang PC ba? Parang PC setup. May monitor, may CPU, and then co-connect na lang sa mouse and keyboard. So, yun po mga purpose nito. So, since may mga ganun ng mga unit ko, mga smartphones ko, at saka gadget, ima-maximize ko. Gusto kong pakinabangan. And finally, buti naman, may nakita ako na portable monitor from Gojidoc. Okay, so, bago natin pala buksan. As for the price, siyempre sabihin na natin agad, 5,000, sabihin natin 5,100. Yes. This is 15.6 inch, 1080p na full HD+. Alright? So, 5,000 pong price niya, may kamahalan din of course. Pero siyempre, kung gusto mo talaga i-enjoy yung mga gadget mo, gagastos ka ng konti. And of course, I think, ito na yung isa sa mga pinakamura na portable monitor. Alam ko, mahal ang mga portable monitor. Umakit ng 8,000 to 15,000, even 20,000 plus. So, I believe, naka-sale ngayon. Bonggang birthday sale, 4,800 na lang. So, I hope maabutan nyo ito na naka-sale. Pero regular price niya, of course, is balik tayo sa 5,100. Yung pa rin ang regular price niya. Naka-sale lang ito ngayon pagsilip natin. So, nabili ko siya ng 5,000. So, supported po niyan, Type-C HDMI. Good. At least, pwede ko siyang i-connect na direct sa gadgets ko. Both smartphone and Nintendo Switch. Other specs pa, tingnan ko lang ha. 72% color gamut. Kasi, mahirap na eh. Baka wala ang nakalagay na specs. So, gusto ko lang makita rin. So, design for game consoles. Master gamut tuning. IPS. Good. IPS display siya. Type-C, one-line direct connect, dual screen efficient office, blah, blah, blah. Yun lang nga yata. So, yan yung dimension niya. May speaker. May built-in speaker na rin pala siya. So, goods para sa mga HDMI connection. And of course, pwede rin siyang lagyan sa likod. Connect. 72% high color gamut. Sana nga. Huwag mo akong bibiguin. Yan doon yung Nintendo Switch, of course. Kaya ako nga siya binili. Extended mode para sa laptop. Supported din po niya. Kung gusto niyo para sa laptop niyo naman. May dalawang speaker na nga siya included. HDR rendering. Ito yung mga smartphone na compatible siya. Huawei, Honor, Samsung. Yes, meron tayo niya. Smart Design, Oppo. Oppo. Razer, Black Shark, LG, Asus, OnePlus, Nokia, HTC, Sony, ZTE. Huawei, Apple, Honor, Xiaomi. So, supported din po niya yung Xiaomi, Lenovo, HP, Dell, Google, Asus, Microsoft, Acer, Razer, Switch. So, yung mga supported niya naman, currently na device, at least siguro. Basta may external display output or feature support, I'm sure gagana naman to. Yun lang yung mga parang kilala lang sigurado na mga supported na mga brands or mga units. So, yan. Open na natin. Yeah. Ang sarap mag-unbox. Sa mga favorite ko talaga na Inuhubaran mo ang iyong gadget sa unang pagkakataon. Buksan na natin. Ito na nga. Ayaw pabukas. Pa-suspense. Yes. Meron tayong user manual. Yung mismong monitor. Ito na siya. Ito na nga siya. Tabi mo natin saglit. Magaan siya, in fairness ha. So, may kasama na siya at least na HDMI. Good. Akala ko paproblemahin ko pa, pero good. May kasama na. I like that. Type-C. Good din. Makapal ya. In fairness, makapal talaga ito sa makapal. Ito naman, Type-C, Type-A. Kasi itong isa, Type-C, Type-C. Ito naman, Type-C, Type-A. Just in case lang. At meron siya, of course, nakasama ng power supply. Yun. 12 watts na charging brick. Okay, good. Meron tayong 12 watts. 12 watts lang po ang power niya. So, hindi siya malakas sa kuryente. Nice. So, ito yung mga kasama niya sa box. Yan. Plus yung manual, of course, nandun yun. Pero, ito na yung mga hardware na kasama sa box. Start na tayo. Siyempre, bubuksan na natin ito for the first time. So, wala rin makita. Na-excite na rin ako. Yes! May kasama na yung yung kanyang parang cover. Case. May case na siya kasama. Yes! Paano to? Paano ko rin to? Okay, so magnetic. Magnetic pala siya. Okay, given. Medyo challenging ha. Hindi ganun kalakasan yung magnet niya. Medyo pangit yung niya. Tanggalin ko na nga to. Parang hindi ako natutuwa na may ganito Storbo. Konting tour muna tayo saglit. So, ito yung kanyang hardware mismo. So, may nakalagay dito sa gilid is may mga buttons tayo rito, buttons.
So this one, ito ay headphone jack sa gilid. Tapos volume. Okay. So pwede siyang pindutin. So may nakalagay doon OSD. And then power button. At saka parang back yata to or okay. Enter yata ibig sabihin yan. And then meron tayo dito. I'm not sure kung para saan itong butas na to. Possibly baka for system reset. May butas eh. So yan po yung nakalagay. And then meron tayong speaker dito. Dalawang speaker nga po yan. At ano pa. Meron tayong mga parang butas dito. Panglagay yata ito ng yung sa likod. Mount. For mounting yata itong mga to. Mukhang lagayan ng mga screws. So for mounting. And then meron tayo dito sa gilid. Meron pa pala rito. Check natin. Okay. So this one is meron tayong type C for display din. And then another type C for display din I guess. And then HDMI. So yun. Tatlong port. Ito ay mini HDMI ang gamit niya. So since may kasama naman siyang wire, I believe meron tayo ditong mini HDMI. So yun. Meron yung mini HDMI ng isang dulo nito. So yun, mamaya patetesting natin. Konting tour lang muna para ma-ideal lang tayo ha. And then this one, meron tayong 50-60 Hz, good. December 2023 yung manufacturing date. So bago lang ito. This, a few months ago pa lang. AC1025 product name. What else? Ito naman is okay ba? Mukhang okay ito. Manipis yung bezels niya. Good. Dito lang sa baba, medyo kumapal. Andito yung nakalagay na logo ng GoJutok. Mas maganda siguro kung nilagay na lang nila dito sa harap yung speaker, no? But okay, yan yung design. So napaka-basic lang po dito sa kabila yung mga controls and then sa kabila naman yung mga ports. Alright, move on tayo. So, konting observations ko lang, no? First impression pa lang naman to. So, I find the material very flimsy. Hindi po siya ganun kaano. Loko, pagkano, malambot masyado, malamya. This one, the case na kasama. Siyempre, kasama siya sa box, kasama rin siya sa binayar natin. So, yung ridges niya na supposedly magiging stopper niya. So, pag ginagamit natin siya, is hindi naman reliable look. And, konti-konti na siya buhabagsak. Sobrang flimsy. So, ang pangit ng quality nitong itong kanyang case. And another thing, yung magnetic niya. Yung magnet na nakasama, which is, ayun, nakita na, ewan ko kung kita sa camera, but kita rito. Yan. Nakita niyo yung para may hugis ng rectangle. So, magnet siya. And, of course, pag ginagamit natin, sobrang hina po ng kapit. Hindi po siya reliable at hindi siya katiwa-tiwala na ma-hold niya ng maayos yung portable monitor. Dito sa part lang to, dito lang siya medyo okay-okay yung tayo eh. Dito, pag nakaganyan. But, going here, base yung pinakita dun sa video demo niya, hindi ko masabi na reliable. O, yun. Konting kibot, lag-lag. This one, medyo okay-okay ng konti sa dito sa stand na to. So, ito, medyo usable ng konti ng part na to. And of course, dito naman sa material overall, parang low quality na plastic. Okay? So, I guess, ito yung makukuha natin sa price tag niya talaga. Like I said, nasabi ko sa inyo, mura na to eh. Kasi sa mga nakita ko dati, nung nagka-canvas ako, around 10,000 talaga yung regular price ng isang portable na monitor na maayos. But this one, 5,000 pesos, I guess, ito yung makukuha natin. Hindi siya premium feel. Pero, I hope na very much naman siya na usable in terms of yung purpose niya talaga. Pero we'll see. Saksak ko lang for the first time. So, yun. Sasaksak na muna natin. Yun. Oh, okay. So, nag-on na siya agad. As you can see. So, i-coconnect natin siya siguro muna sa phone ko. This one. This is the Red Magic. So, try natin. So, direct na siya. Hindi na kailangan ng adapter dito. Ida-direct na natin siya gamit yung cable din na kasama sa box. This is type C to type C. So, sasaksak na natin for the first time. And then, saksak din dito sa ating smartphone. This is the Red Magic. Kailangan siguraduhin nyo na may support ang inyong smartphone kung para sa smartphone ang purpose. Uy! Wow! This is nice! Matic! Wala na akong sinetap. Supported na agad niya. Pindutin natin, try natin kung anong magagawa natin dito. Extended mode yan. Mas maganda extended mode. Iyan, so extended mode. So sa extended mode, pwedeng ito na yung magiging touchpad mo. Touchpad to, or kung meron kayong mouse, pwedeng i-direct natin sa mouse. So I'm guessing, hindi siya pwedeng touch dito. So try natin, ilagay natin siya sa auto-rotate. Ayun, full screen na. So, connect natin ng wireless mouse kung gagana. Yun, nakonect natin, wireless mouse. Oh! Winner! Kita nyo ba? Yan, no? Yan! May wireless mouse na tayo. So, let's do this. Yun, naka-landscape na tayo. Medyo ano lang yung font, alanganin. But, let's see kung magagawa natin to. Aha, dito tayo hinapin natin yung YouTube. Okay, so medyo awkward yung size actually. Audio, tingnan natin kung gagana yung audio. Hello,
because of this cotton bag for another video. So meron tayong i-unbox ngayon at i-test. So ito na siya. Ito lang yung speaker niya mahina. Nahinaanak sa speaker niya. Dito kasi pag in-adjust to, hindi siya volume pala eh. Brightness ito eh. Pag ginagalaw ko to, itong roller niya, brightness yung nag-improve yun, 100% brightness. And dito at least sa smartphone na to is hindi ko siya maximize. How about try natin sa gaming mode na baka mag-improve. Hindi na natin mag-improve sa gaming mode. So yun, kumana sa gaming mode, try natin lang kung may enjoy natin to. So parang desktop na nga siya rito. No? Try natin dito i-add ang Netflix back. And then let's see kung gagana ang Netflix dito as full screen. Okay, so far hindi. Pero let's pa rin, tingnan pa rin natin. Pili tayo ng pwedeng i-showcase dito na isa. How about play? Tingnan natin kung nag-full screen. Uy! Laki ng controls ah. 10 seconds. Ito, nagagamit natin yung full screen. So, depende sa smartphone din talaga. And sa app. Nakikita natin dito, nasasakit talaga rito yung full screen niya. Not bad. May only gripes lang sa issue na to ngayon is yung compatibility pala. So, dapat make sure na compatible talaga yung smartphone yung for this type of display. And then, one more thing, sobrang hina po ng kanyang speaker. Okay, nakabase rito. Even if, sinasabi ko sa inyo, nakita nyo dumudulas. Konting kibot, natatanggal siya sa kanyang, dun sa kung saan siya nakasandal. Sobrang hina po ng kanyang speaker. Pero look at the, ang ganda ng kanyang, actually, ng kanyang kulay rito, no? Kita natin, maganda. Maganda yung display, actually, full HD and wala tayong nakikita halos na pixel at, unless sobrang lapit natin. Ganyan po siya kapino. Eh, nakikita nyo ba yung mga tuldo, yung mga maliliit na squares-squares na bumubuo ng pixels? Ganyan po kapino ang monitor na to, which is very good, very nice. Okay tayo dyan. So, nag-work naman siya sa smartphone. Try natin sa Nintendo Switch, of course. Yung pinaka-importante rito na part. Wait, lipat ko lang siya. Setup ko lang siya saglit sa Nintendo Switch. Yung nag-work agad. Compatible tayo. So, wait lang. Pair muna natin saglit. Oop. Yung. So, pasok. So, yun nga pala. Ang problem lang, is sobrang hina ng speaker again. So, narinig ko na naman siya. Ang hina talaga. And lalo ngayon, na mas mahina siya kasi Nintendo Switch is notorious na mahina talaga ang volume. So, wala tayong magagawa dyan sa part na yan. So, pagka ganito, kailangan na kumunik na lang kayo ng Bluetooth earphone. Yes, para mas makatulong sa inyo yung sound. Or, i-coconnect nyo siya sa speaker since meron naman siyang headphone jack dito sa gilid. So, pwede nyo siyang kabitan ng wired earphone or speaker din talaga na supported ang 3.5mm na yun. Kinainisan ko na part. So, dalawa ang kinainisan ko rito na part. Yung pagiging flimsy ng kanyang case na supposedly dapat stand niya rin. And then, yun nga, yung kanyang speaker. So, two. Dalawang bagay na yun. So, inuulit-ulit ko lang kasi baka yun din na maging problem nyo or isa sa mga kinainisan nyo once na nabili nyo to. Kung napapansin nyo, no, nasa harap tayo direct sa monitor. Hindi po siya reflective. Hindi nyo halos makita yung reflection ko, you know, konti lang. But that's more like shadow siya. But reflection-wise, hindi po siya reflective. So masarap mag-ano dito, manood, tsaka maglaro. Hindi po siya reflective. IPS talaga siya. And kung angle-wise ang pag-uusapan, kahit dito tayo sa gilid, actually very much viewable pa rin siya. Kasi kung dito IPS, usually kapag pumuesto ka sa gilid, medyo nag-ano na siya, nag-blurred, pero hindi eh. Crisp pa rin siya, linaw pa rin ng kuha niya, ng view niya. So, totoong IPS ito. Try natin maglaro saglit, siguro, kung ano man ang pwedeng laruin natin, ano bang available dito. So, ito na nga, may nakuha tayong speaker. So, turn on natin ito. Audio port. Yung! And then, ito lang may ganito siyang support. So, hopefully, mag-work ito. Mag-work ang volume dito. Try natin dito, set up yung volume. Mukhang yan na yung sagad niya. Let's see. Okay. Yun! Finally, a proper speaker. Pero siyempre, kung gusto nyo talaga portability, earphone na lang, like wired earphone like this one, dala na lang kayo ng ganito, para konti lang bibitbitin nyo. Bibitbitin nyo lang yung unit nyo, switch, or smartphone, kung ano man ang gagamitin nyo, this, and this. Of course, may option ka na lagyan talaga siya ng malaking speaker, if you want. I wonder kung pwede siya sa outdoor. Mamaya, tetest ko kung pwede yung liwanag niya, yung brightness niya, is pwede sa outdoor. In terms of quality ng display, maganda ako sa maganda. Nagagandahan ako sa kanya. Pero hindi lang ganun kaso super vibrant, pero para sa akin, pasado na siya. Ngayon, gusto ko siya itry muna. Bago tayo lumabas, tignan natin yung brightness. Ngayon, kung ilang nits ang ikangay, brightness nits yung capable siya. Try ko muna siya sa laptop kung mag-work siya sa aking MacBook. Okay? So, ngayon, try naman natin itong kanyang sa laptop kung gagana siya sa MacBook ko at least. Mas alam ko may support to for external display. So, hopefully gumana.
extended display siguro. And, uy! Very nice. Okay. So, gumagana siya. Kaso this one is duplicate. Alright? So, pero kung mapapansin natin yung kulay, napansin niyo yung kulay. This one, buhay na buhay, of course, yung display. Pero this one, medyo slightly, medyo na-soften ng konti. No? Pero, overall, acceptable pa rin naman para sa akin yan. And lalo kung extended display lang din naman, I still prefer yung kulay ng sa dito sa MacBook. And of course, nag-adjust siya. Since 1080p kasi ito, ang nag-adjust is si yung display ng MacBook. Kumapal tuloy yung bezel. Nag-adjust siya. Imbis na hanggang dito yung bezel ng display, bumaba siya kasi in-adjust siya sa 1080p. Kasi hindi 1080p yung display ng mga MacBook. So at least itong MacBook ko, MacBook Air. Nag-adjust siya para dito. So pareho na sila ngayon na 1080p. If I maybe adjust this to extended mode. Kasi hindi siya na extended mode eh. Try natin ha. So this one, this time, extended na siya. So sundan natin yung mouse. Yung mouse ko. Ayun. So lumilipat na siya. So this one, extended. So yeah, very much usable siya pagdating sa ano. So nung nag-extended display ako, nasagad na siya. Nasagad na ulit, bumalik na sa normal yung display ni MacBook. Pero still, nagamit pa rin natin yung full 1080p. So I wonder kung, try natin kung makakapanood tayo na maayos. Nice. Mga Opie, this is ako once again and welcome to Opie Pinoy. So, for today's vlog, ay noong kinuha ko si Mio Pancho, yung motorphone si Pancho, dun sa kasa. So guys, tara, samahan niyo naman ako. Let's go! First impression, verdict pa lang ito. So, para sa akin, I believe sa 5,000, pwede na. Not the best na ano, not the best option out there, pero pwede na for 5,000 pesos kasi like I said, kapag naghanap tayo ng mga high quality ng mga portable display is abot tayo ng 10,000 to 20,000. I'm sure meron din mahanap tayo ng mga low cost din ng mga portable monitor like this one, pero I don't think ganito rin ka ganda yung quality. Maybe kung meron kayo alam, baka recommend na lang sa akin. Try hindi natin siguro hanapan yun na lang ako ng mga mas maganda pa rito. But for now, I guess okay na rin naman ito. Yun lang. Ang mga pangit lang, siyempre real talk pa rin tayo. Hindi pa rin kailangan mawala yung real talk porket nabigyan tayo ng discount. Para sa akin ha, not usable yung speaker. Kailangan yung at least meron kayo may dalang ganito. Yeah. Or wireless earphone. Of course, pwede i-coconnect nyo naman ito sa smartphone nyo. So, magdala lang kayo ng Bluetooth or kung magdala kayo ng portable din na speaker. I don't know, how do you set up your portable setup na ganito? And one more thing is, yun nga, yung kasama niyang case, flimsy. Hindi maaasahan yung stability. Possible na dahil dito masira pa mo pa yung ano. So, try nyo maghanap ng siguro mas maayos-ayos na what you call this na case or na stand. Since meron naman siya sa likod, kung maalala nyo, meron siya sa likod na what you call this mounting ano tong apat na to. So pwede siyang lagyan ng mount na lang sa likod. Yun na lang for safety, hanap kayo. Sadly, hindi siya kasama sa box. So hahanap kayo. Meron naman siyang yung pang kalimutan ko tawag sa ganito, yung ano na screw. Yeah, apat naman 'yan. So yeah, malalagyan niyo siya ng mount. So yun ang real talk the part. Yeah, para sa akin, okay na rin sa price. Pwede na. Not the best, okay? I'm not saying it's the best for the price. Pero pwedeng-pwede na siya sa price. It's just that you have to consider na yun nga. Mahina speaker. Ha, what a disappointment. Sayang. So magdadala ka patuloy ng hiwalay na audio accessory para lang dito. So yan. One last thing pala. Pinangako ko pala sa inyo. Tatayin natin siya sa labas. So papakita ko sa inyo saglit kung okay nga siya sa labas yung kanyang brightness needs. Okay? Let's see. Out of curiosity na din, bigla ko naalala. I wonder kung pwede siyang i-power ng isang normal na power bank. So try natin. Try lang. Gamitin natin yung kasama niyang Type-C, Type-A din na cord. Kasama po naman sa box ito. So, sasaksak natin siya na normal na sa power bank. I wonder kung kaya niya i-power itong si portable monitor. Let's see. It's actually kaya. So, i-direct natin. So, pwede pala siyang i-connect sa power bank na hindi naman necessarily pala na kailangan is isasaksak siya gamit yung itong kanyang charging brick. Kung may power bank kayo, yeah, this is the at least ito talagang pinanindigan niya portable talaga siya. So kung may power bank kayo, direct huwag niyo nang gamitin ito, direct yan sa power bank niyo. And let's see kung magdi-display pa rin siya aside sa part na naka-power bank lang siya. Okay, so nag-work siya kahit sa power bank lang yung power niya. Ayun oh, naka-connect tayo sa power bank lang. Yung power niya ang ginagamit is power bank. So pwede pong isaksak sa power bank itong monitor na ito. Itong portable monitor na to. Yes. So, ginamitin natin ng yung normal lang. Ito, mas maliit na power bank. Ang liit lang nito ng power bank. 100 lang siya.
The feature ko na rin to actually. So pwede siya kahit na maliliit na power bank, hindi lang malaking power bank. Baka sabihin niyo pang malaking power bank lang. So may maliit na power bank din tayo. And then siyempre sasaksak na natin kung gagana nga talaga siya. So try na natin mag-open ng Netflix dito. So since pwede natin gamitin touchpad dito, parang mouse yung screen. Yeah. Try natin kung gagana nga siya. So ito lang po ang gamit natin. Power bank, portable monitor, and then yung device na ginagamit mo ng yung in-extreme display. So in fairness, nagagamit niya yung kanyang full screen. And of course, sa brightness na part. Let's see. Papakita ko sa inyo since nasa labas tayo. Hindi tayo directly natututo ng araw. So full brightness na po yun ako. Sagad na yung brightness niya. Usable naman. Pero try natin, gusto ko sana mas maganda yung kita talaga yung araw. Wait lang ha. In terms of brightness, yan, sa labas na tayo. Usable pa rin naman siya. In fairness naman, okay, viewable pa rin. Not the brightest, of course, pero viewable na tayo. So, currently, ang oras ay alas 11 na ng patanghali na rin naman. So, yeah. Viewable pa rin naman siya. Not really the brightest, pero very viewable. So, yeah. Magagamit naman siya. Tansya ko, mga nasa 500 nits lang ito. 500 nits. At best, 600 to 700 nits. Like I said, hindi siya ganun ka-bright. Pwede na. Magagamit lang. So, yun nga. In terms of usability, pwede na. Pagtsatsagaan na natin. So, yeah. Kung interesado pa rin kayo rito, after mga sinabi ko na negative and some mga positive, of course, pinaghalo na. And interesado pa rin naman kayo, yeah. Try nyo na lang. Iwan ko yung link sa video description. Yeah. This one, I'm gonna keep. Hindi ko siya bibenta. Kasi, para sa akin, okay naman. Pasado naman na siya sa akin. May mga negatives, yes. Ando na yan. Pero, acceptable pa rin naman sa akin. And I can adjust naman. Okay, so yeah, I'm gonna keep this one. This is from Gojito, portable monitor. Link sa video description or ipipin ko na lang sa comment section. Yun, ganda na lang. Bye-bye.